for today's TikTok video, pag-uusapan naman natin ang Princess Hours actor na si Ji-Hoon. Kamusta na kaya siya? Mayaman pa rin ba siya hanggang ngayon? At bakit kaya napakatagal bago siya gumawa ng mga TV series uli? So anong nangyari sa kanya in the past? At totoo ba na nag-date sila ng Princess Hours actress na si Yoon Eun-Hye before? Yan yung mga sasagutin natin. So ito pa lang, si Ji-Hoon comes from a big family. 8 members, so lumaki siya kasama ng kanyang lolo and lola. But as fate would have it, talagang destiny niyang maging part of the entertainment industry in South Korea. So una siyang naging model for Calvin Klein, Levi's, and Reebok. So gustong-gusto siya ng mga modeling agencies, and because of that, ang dami niyang modeling awards. Bago siya finally naging isang sikat na TV actor. Nag-aral siya sa Tongwon College at nag-major sa e-business. Marami siyang mga TV dramas, pero mas sumikat talaga siya as Prince Shin dito sa Princess Hours together with Yoon Eun-Hye. Doon talaga siya napansin ng maraming tao in South Korea and worldwide. This show became such a sensation that they became a worldwide success. So, sobrang sumikat sila dito dahil ang taas ng ratings at may undeniable chemistry sila ng actress na si Yoon Eun-Hye. That he also once said na, nung tinatanong nga siya anong expectations niya sa kanyang co-star, of course, sabi niya pareho silang baguhan and much is expected from them. So, pareho silang very into acting workshop. So, even before that, nung kahit nasikat na sila nung time na yun, nagtitrain pa rin sila dahil alam nila na marami silang kailangan pagdaanan. And he once said na napakaganda ng skin or complexion ni Yoon Eun-Hye. So, yun, yun, chika natin. However, dahil nga immediate yung success nila, sobrang sikat sila that even in China, he received so many most handsome awards. Hindi napigilan that he became friends with bad company. So, na-impluensyahan ng mga tao na hindi maganda yung tinuro sa kanya. And he got into drugs. And nahuli siya. Nahuli sila during a certain period of time. Or parang party ata yung nahuli siya. And he had to confess guilty. So, inamin niya naman that yes, totoo yung mga nakitang pinagbabawal na gamot na dala-dala niya. And because of that, he had to go to jail. So, kinailangan niyang matigil sa kanyang career dahil nga dito sa nangyaring controversy sa kanya. He pleaded guilty and nakulong siya for 6 months, and for nearly a year wala talaga siyang mga ginawang project. So yun nga, very sad kasi nakuha niya yung international fame in just a very short time na hindi niya alam kung ano yung gagawin dun sa fame na yon, at nakakilala siya ng mga tao that did not introduce him to good habits. Kumbaga, kahit pa ikaw nasa on top of your career, kapag you became friends with the wrong people, mapapahama ka talaga. Pero ang maganda sa kanya, he pleaded guilty. Tinanggap niya yung accusation sa kanya, yung mga parusa sa kanya ng court. So, he humbly received this at hindi na niya pinigilan o hindi na siya nag-evade. Hindi niya tinakbuhan yung mga responsibilities niya at pumayag siya to go into rehabilitation. At sabi nga ng judge, dapat daw talaga mas mabigat yung ipapataw nila kay Ji-Hoon dahil nga sa level lang nakita ng amount of drugs na dala-dala during that time na nahuli sila ng Seoul police. However, during the time na na-imprison siya, nagpakita siya talaga ng good character at hindi nila na-assess na habitual user siya. Kumbaga, napasama lang talaga siya dun sa mga tao na gumagamit talaga na heavy. Kumbaga, kung tutuusin, hindi niya naman talaga lifestyle yon. However, dahil nagkaroon siya ng mga kaibigan na ganun yung gawain, nadamay talaga siya at nasira yung career niya talaga. And for at least 5 years, wala talaga siyang ginawang mga projects. Natigil talaga yung progress ng work niya. At dahil doon, kinailangan niya talagang mag-self-assess at mag-reflect sa buhay niya. Ang maganda dito, when he came out, he became a more serious actor. Hindi na kung ano-anong mga ginagawang kalokohan. He instead focused
on his career, and his fans never gave up on him. So, all over the world, even though na-imprison siya, patuloy yung pagtulong sa kanya ng mga fans. At dahil dito, and by the grace of God, syempre, nakabawi siya sa kanyang career at ultimate nung mga roles na nakuha niya pagbalik niya. So, isa dun yung Netflix series na Kingdom na got the world's attention again. So, ang maganda sa kanya, even though matagal siyang nawala, yung mga comeback projects niya talaga were so huge that it was enough to put him on the map again. Ang halimbawa ng tao na kapag willing magbago, dapat binibigyan ng pagkakataon. Kasi hindi naman lahat ng tao na dumaan sa ipinagbabawal na gamot ay wala ng pag-asa. If you are really serious in changing your life, people will help you out. Maganda sa kanya, despite of this dark episode in his life, in his career, he was able to use it for the good. Kumbaga, mas nag-improve siya as an actor, mas lumalim ang kanyang acting skills. And after Princess Hours, mas tumatanggap siya ng mga roles na challenging at hindi na lang basta-basta. And because of that, he is recognized as one of the best talaga in South Korea or the entire Asia for his acting skills and prowess. Madaling salita, nakabawi siya. Of course, hindi na to the level na naging super billions ang kanyang pera because that one huge hiccup ng kanyang career o ano ay talagang malaking effect talaga or naging dent ng nakabawas talaga ng sobra sa possible earnings niya dahil nga marami rin talagang mga brands ang nag-back out. So, very important kasi sa South Korea and in this industry to have a clear name. Pero, he still estimated to have around 5 to 7 million US dollars. And despite all of these hiccups talaga, naka-move on na ang mga tao, nakita na nila that he never used drugs again. Talagang hindi na siya nasangkot sa mga kung ano-anong issue and he focused on his career and he was able to go back to becoming the ambassador of Christian Dior, which is an elite brand. So, totoo ba that for a time, nag-date sila ni Yoon Eun-Hye ng Princess Hours? I think they were seen in Bali together. And they were really very young at that time. Of course, neither both parties confirmed this or denied this. So, hindi nila sinagot whether totoong nag-date sila or hindi. So, hindi na talaga natin malalaman if ever they really became or that they really loved one another, we wouldn't know that. Parang kay Park yung sik na lang yan at kay Park Boyong. So we'll leave everything to the imagination na lang na mali natin for a short time in their life, they really did like one another. Both of them, Princess Hours actor, si the girl Yoon Eun-Hye and Joo Ji-Hoon are not yet married. Not that I know of, talagang ang alam ko, hindi pa siya married at nakikita din naman sa Instagram niya that he is very much focused on his work. So, of course, I don't have all the facts, hindi complete lahat nito, so feel free to add in any information. At if you would like to correct certain things that I've said, because I only relied, of course, in the internet articles, please feel free to do so. And maraming salamat sa inyo, and God bless! Thank you.